Yo, what's up mga tropa? Alam ko matagal nyo nang inaantay to dahil napakahirap talaga sa totoo lang pumili ng pigment ink na brand kung ano yung gagamitin nyo, no? Pero at isa pang naglalaban, yung Hansol at yung Kuyi. Parang ayan lang sa dalawa yung pagpipilian mo. Pero napakaraming pigment ink pa talaga. Meron pang iTech pigment ink, meron pang Unicolor na pigment ink, at meron pang mga combination. So ngayon, no, ano ba talaga ang pinakamagandang pigment ink? So sasagot tingin ko na kayo agad-agad, wala nang intro. Para sa akin, wala talagang magandang pigment ink. Wala, as in wala. Nakadepende yan sa experience ng mata mo kung paano mo talaga i-conceptualize kung maganda sa'yo or pangit, no? Kasi unang-una, magkakaiba yung taste din ng tao. Kung maganda sa'yo yan pero pangit sa kanya, ayun, no, nakadepende nga yan sa mata ng tao, sa kakayahan mo, at depende din sa mga settings na ginagamit. Kaya nga sabi ko sa inyo, walang magandang pigment ink. Nakadepende na lang din yan sa mga experience nyo at sa mga mata nyo. Pero itong video na to, no, magbibigay ako sa inyo ng mga sample photos ng mga iba't ibang pigment ink. Ako na nag-research para sa inyo, no, kasi ito talaga bago ako pumasok sa printing business na to, no. Tinignan ko talaga lahat to, at ito talagang pigment ink na to ang ginamit ko para sa akin. Ito talaga yung maganda, no, kasi yun yung gusto ng mata ko, no. Magkakaiba naman yung mga mata ng tao. So eto, no, magbasa muna tayo ng mga comment na nakalap ko dito, no. Hansol daw ba o Kuyi pigment ink? Sabi naman dito nung nag-comment, Hansol po, tas black version 2 yung bilhin nyo, kasi yung version 1 daw ng Hansol na pigment ink nag-i-smudge at matagal matuyo. So di ba kagaya niyan, meron na kayong nakuhang idea na yung version 1 ng Hansol pigment ink ay matagal matuyo. So next tayo, no. Sabi naman dito, straight Kuyi pigment user daw siya. Pero sabi dito, sir, kamusta ang clogging? Yung pagbara sa printer head. Dati daw kasi Kuyi yung gamit niya, nagbabara daw palagi. So eto, no, nakakita na naman tayo ng isang experience na naman dito, na yung Kuyi ay lagi daw nagbabara palagi. Pero maaaring sa'yo nagbabara, maaaring sa isang tao hindi naman nagbabara. Nakadepende kasi talaga yan sa mga printer at saka sa mga materials na gamit nyo. So eto, no, sabi naman dito, nung nagreply, nagbakasyon daw sila ng isang buwan nung December. Pagbalik daw niya, isang head clean lang daw ay ox na. Ayan, no, legit yung mga ganyan, base sa mga experience nila. Pero magbibigay din ako ng experience ko naman sa Hansol, na yung Hansol din ay kahit matagal ka din mag stack or hindi mo siya magamit, ay talagang isang head clean lang din ay okay na. So talagang meron silang similarity ng dalawa. Pero napansin ko din dito sa Hansol, no, hindi ko naman kinakampihan kasi Hansol talaga ang gamit ko. Yung Hansol talaga, once na natuyuan ka ng konting-konti sa printer head, kahit ilang beses mo yung i-head clean, magkukulang pa rin yung nozzle check niyan. Kaya kailangan mo talagang i-maintenance. Panoorin mo tong video na yan, ganyan, lilinisin mo yung printer head para matanggal yung mga natuyong ink doon. So ayan, another experience na naman, no. So magbasa pa tayo ng isa dito. Sabi naman dito, eto yung mga tinatawag na combination. Sabi niya dito, CMY yung gamit niya, cyan, magenta, tsaka yellow ay Hansol ang gamit niya. Tapos sa black naman ay Kuyi. Ang printer naman niya ay Epson 120. Kagaya nga ng sinabi ko sa mga nakasubaybay dito sa video natin, yung Epson L120 na yan ay napakahinang printer niyan. At yung kanyang DPI or yung maximum na pagkalinaw ng inyong mga output ay sobrang baba lang kung ikukumpara mo yan sa mga ibang printer. Kaya nga sinabi ko sa inyo, nakadepende sa mga materyales at sa mga printer nyo yung magiging kagandahan ng output nyo. Kung sasabihin nyo na yung Epson L120 at ilalaban mo sa Epson 3210, nako, talagang mas panalo yung 3210 dahil mataas yung DPI nun, yung print nya, yung output nya, no. Kahit parehas sila ng pigment ink, mas lamang talaga yung 3210. Kaya kasi nasabi ko, depend sa mga printer. Pero basahin natin yan. Eto, sabi niya dito, legit na comment niya, nasa pagtitimpla pa rin sa Photoshop at sa settings ng printer. Ayun yan, ha, depende sa settings ng printer kung paano nyo sa titimplahin. May mga video na rin tayo dyan ng color correction, o. Ilalagay ko lang din dyan sa description. Pwede nyong gayahin yan, yung color correction yan, kahit anong printer yung inyong gamit at kahit anong ink. Ayan, sabi niya dito, yung gradient black, white, and pure black. Ayun, yun nga, para maayos mo daw makuha yung gradient na black and white and pure black, kailangan mong ayusin sa settings. Kasi kapag nagpigment ink ka, sample ko yung Hansol, yung black niya, kung irerecta print mo siya, talagang
malabnaw yung pagkakulay black niya. Kailangan mo talagang ayusin. Sabi niya dito, ngayon naka Hansol daw siya all color. If ever ba maubos yung Hansol black, pwede daw niyang palitan. Ayun o, sa mga magpapalit, no, kung naka straight Hansol ka, kung magpapalit ka ng kuyi, kasi ganun yung ginagawa ng mixture, CMY Hansol black kuyi, ang gawin mo, i-drain mo ng i-drain, higupan mo ng syringe, tapos tsaka lang kayo maglagay ng another brand para mas malinis, or pwede nyong palitan yung inyong mga tank, depende na lang yan, i-research nyo na lang kung paano, pero sinasabi ko sa inyo, do it at your own risk, kasi malamang sa malamang kung hindi ka marunong, talagang magkakaroon ng problem yan. At eto nga, nag-comment yung isang tao dito, no, si Paul Ryan Canadilla. Sabi niya dito, nasubukan na daw niyang nag-plug daw yung head printer head niya, no, at sinabi niya mag-steady ka na lang daw sa brand mo. Kung naka-Hansol ka, straight Hansol mo na lang. Kung naka-kuyi ka, mag-straight kuyi ka na lang. Huwag ka nang papalit-palit ng brand, sabi dito. Ayan, mga legit na experience nila yan, at talagang sumasang-ayon ako sa mga comment na ganito. At eto pa, no, sabi nung nag-post, yan po hindi ako sure, personal opinion ko lang, mas maganda madrain muna yung ink. Yan, kailangan talagang madrain muna yung ink kung magpapalit ka ng brand. At kung magpapalit ka from dye ink to pigment ink, kailangan talagang i-drain or palitan mo yung mismong tangke ng iyong mga printer. May mga nabibili niyan. So, eto, no, mag-move on na tayo sa mga samples. Ipapakita ko sa inyo. Kaya nga sinasabi ko, nakadepende sa mga mata nyo yung kagandahan ng mga output ng pigment ink na mga brand, at nakadepende sa mga settings nyo. So, let's move. So, unahin na natin dito yung iTech na pigment ink. So, dito, no, meron na akong nabasa sa internet sa isang group ko. Sabi niya dito, eto si Shelina, naka-pigment ink daw siya, na gamit niya ay iTech. Ayano, at ang printer niya ay Epson 805 dun sa iTech pigment ink niya. At meron din siyang dye ink sa L800 niya na printer. So, eto yung output niya. Kung makikita natin, meron siyang sinusulat na settings dito. Ayan nga, dyan magkakatalo sa mga settings. Eto, kumpara sa inyo, kung nagandahan kayo sa kulay ng pigment ink ng iTech, edi dyan kayong mag-go. Eto, no, kung makikita natin, yan. Napaka, hindi ko ang tawag nito, napaka-bright. Vivid ata yung pinaka-term no, no? Ganda, no? Medyo maano siya, talagang malinaw. Kung ikukumpara mo dito sa dye ink, talagang madilim. Ayun yung kinagandahan kasi ng pigment ink. Medyo talagang mapusyaw siya. So, kung maganda sa inyo, yung pigment ink na brand na iTech, edi dito kayo, pero aaralin nyo pa rin talaga yung mga settings. Tapos, halimbawa, ang gamit nyo ay Epson L120. Kung ilalaban mo yan dito sa Epson 805 nga yung gamit niya, ay talagang hindi mo makikita na magpaparehas yung output nyan. Kasi etong 805, napakaganda ng print nyan. At yung L120 or yung L121 na 4 color lang, talagang sobrang hindi mo marireach yung ganitong kagandahan, kasi napakahina nga ng printer ng Epson 121. Okay lang din naman yung Epson 121 kung talagang nagsisimula ka, no? So, tignan pa natin yung isa pang sample ng iTech pigment ink. Ito, si Kat Posada. Sabi niya dito, April 19 pa daw siya nagsimula na gamitin yung iTech na pigment ink. Ito, no? Since daw na, ayan pa lang daw yung nasusubukan niya, maganda naman daw siya. Ayan niya, sinasabi ko, nakadepende sa mga mata nyo. Hindi niya pinost dito kung ano yung gamit niya na printer, pero once lang daw na mag-head clean siya, after nun, hindi na. Siguro hindi siya natutuyuan talaga, no? Ito. Ito yung output niya. At ito yon. Ayan, kung makikita nyo, no? Kung nagagandahan kayo dyan, so good na yan para sa inyo. At yung iTech naman, okay din yung iTech, pero ngayon ko lang kasi talaga nakita din tong iTech na pigment ink na to. Para sa akin, okay din tong iTech, eh. Ayan, no? Okay din siya. Etong iTech kasi, to tell you honestly, no, na pigment ink, ngayon ko lang talaga siya nakita. Pero para sa mata ko, no, okay din siya. Pero medyo nadadark. Ayoko kasi nung medyo masyadong dark. Parang ganito rin yung output niya sa dye ink. Pero nabawasan lang siguro ng mga 3 or
4, siguro ito, 'di ba? Halimbawa 10 over 10. Ito parang mga naging 7 over 10 lang yung pagka-dark niya sa akin. O yung parang pagka-light niya sa akin, no. Medyo na da-darkan pa ako dito eh. Or 6 over 10 yung pagka ano nito. Ito 10 over 10 talaga yung darkest niya. Pero okay lang. Number 2 sa akin tong iTech kasi ako talaga Hansol talaga yung gamit ko, no. Mas preferred ko talaga 'yon. So mag-move naman tayo sa isa pa. Dito naman tayo sa Unicolor CMY, tapos yung black daw niya is Kuyi. Ang printer niya ay Epson 3210. Default settings lang daw siya, ito yung lumalabas, no? Ito yung output niya, nakikita niyo sa screen. At ayan, ito yung pinaka-output niya. Diba? Kung nagandahan kayo dyan, edi dyan na kayo. At ito pa, mayroon pang isang sample dyan. Sabi naman dito, share lang daw niya yung printing experience niya with Unicolors na CMY at Kuyi Black. Ito yung mga another combination ng mga kulay-kulay ng mga pigment ink brand. At sinabi niya dito, never daw siyang nag-adjust sa settings ng printer, basta lagi lang daw high yung settings at iTech matte. Ito, no, gamit niya, no. So, ito yung output niya. Ito yung sa screen. So, tignan natin. Kung nagagandahan kayo dyan, goods na rin kayo dyan. Pero para sa akin, medyo off. Off sa akin itong Unicolors na to. Hindi ko masyado trip yung ganito eh. Kung maganda sa inyo, edi goods, di ba? Etong sa Unicolors na to, para akong nabibitin talaga sa kulay na ito eh. Oh. Di ba? Yung parang pagka-red niya, or kung anumang kulay yan, talagang parang bitin na bitin pa. Di ba? Ito, etong settings na to ay high na yan. Parang nakukulangan ako sa kanya. Parang maapot lahat ito. Kung anong hindi ko ma-describe eh, no? Hindi ko alam yung words kung paano siya i-describe. Pero para sa mata ko, no, hindi siya sa akin maganda, yung Unicolors. At mag-move na tayo sa CMY, Hansol, tapos Kuyi na Black. Eto, dito naman tayo. Eto yung another mixture ng kulay ng pigment brand. CMY, Hansol, Kuyi Black. Ayan, no? Maganda naman talaga. Ayan, no? Matingkad yung kanyang kulay. Ayan, no? Medyo pixelated lang kasi ginrab ko lang to sa Facebook page. So, eto pa, CMY, ang ano nito, ang printer nito ay 3210, CMY Hansol Kuyi Black. Ayan, 'di ba? Etong Hansol na combination ng Kuyi, para sa akin, nandun yung parang pagka-pushaw niya, tsaka medyo, ayun, nasa kalagitnaan siya lang matingkad at maputla. Yun yung ano sa akin na itong ano eh, combination na yun. Pero ang ganda, no? Kasi yung Kuyi na Black, talagang matingkad yung kulay din nun. So, next na tayo sa Street Kuyi. Muna tayo sa Street Kuyi. Meron tayo ditong eto, Street Kuyi lang to. At ang printer neto, sa pagkakaalam ko, ay 1800. Yung 1800 na printer. 6-color printer. Napakaganda naman talaga ng Street Kuyi. At sinabi ko nga sa inyo, nakadepende yan sa printer din. Kung ilalaban mo yung Street Kuyi sa printer na gamit mo na 1-to-1 at ilalaban mo yung Street Kuyi sa 6-color printer na Epson 1800, nako, hindi mo ma-achieve yung ganito agandang kulay. Sa totoo lang, sinasabi ko sa inyo, paano mo ilalaban yung 4-color printer sa 6-color printer, diba? Kayo na lang mag-isip. Ayan, ang ganda naman talaga. Kasi napaganda din naman kasi talaga ng printer na gamit nito, yung may-ari nito, no? Ganda, diba? Yan. Yan. At least, pinapakita ko sa inyo yung sample. Ayan, no? Dito sa Street Kuyi, mapapansin mo sa kanya, talagang medyo ma-dark din siya. Pero maganda rin yung output niya. Andun yung Kuyi para sa akin, parang medyo light tint siya ng ano eh, ng dye ink, na original na dye ink eh. Yun yung parang meaning sa akin nitong sa Kuyi na to eh. Yung kulay niya, no. Ayun, medyo ma-dark talaga siya. So mag-move na tayo sa Hansol. Ito naman yung Hansol. Ito yung talagang gamit ko at yung version 2 ang gamit ko na black straight Hansol, wala akong ibang kulay na brand. So ito, no, sample ko. Ayan, straight Hansol. Printer ko ay Epson 805, 6-color printer. Ayan. Nagandahan lang ako sa Hansol na pigment ink at straight gamit ko niyan. Napakaganda sa akin ng brightness niya. Parang saktong-sakto lang sa mata ko yung ano niya, brightness niya, no. Hindi siya madilim, hindi siya maliwanag. Kahit na i-adjust ko pa yung settings at makukuha ko pa rin yung gusto kong output. May ibabase mo talaga sa mga mata mo talaga, nakadepende sa iyo kung naglalaro ka ng Counter-Strike, 'di ba, no? Sinesetting-settings mo dun yung mga darkness, mga gamma. So ganun din dito sa mga kulay-kulay, nakadepende sa mata mo talaga. Hindi siya ganun ka dark, hindi siya ganun ka tapang yung kulay niya. Ayan, 'di ba? Ayan, mga samples ko. Ito, no? Kung ikukumpara mo dun sa kanina, yung name tag, ito talagang medyo bright siya.
Ayan, o, oh, diba? Hindi siya ganun katingkad yung tapang ng kulay niya. Ayan. Kaya nagandahan talaga ako dito sa Hansol na to. At na-inspired ako kay Mami Epi, kung kilala niyo si Mami Epi. Ang gamit din doon ata, kung hindi daw nagkakamali, hanggang sa ngayon ata, Hansol. Kasi meron siyang vlog na Hansol daw yung gamit niya. Kaya napa-research ako dati bago ako mag-start ng printing. At nakita ko nga na napakaganda nga ng Hansol. Eto, no? Hindi siya talaga madark talaga. Saktong-sakto talaga sa mata ko yung pagka-brightness niya, yung brightness niya, yung tingkad niya, at yung kulay niya nakukuha niya eksakto sa monitor. Pero syempre meron talagang mga settings na ginagawa. Nakadepende talaga sa printer mo, sa settings mo, at sa mga mata mo, sa experience ng mata mo. Eto, no, kung naaalala nyo, kanina meron tayong sample na kulay na ganito. Eto ay pinrint ko sa Epson 805, at yung isa kong friend sa internet, businesswoman siya, nakiprint ako sa kanya. Sabi ko, baka pwede akong paprint. Eto yung gamit niya, no, Kuyi na pigment ink na straight. Ito ay Epson 1800 na printer. Ito naman yung sa akin na Epson 805 na printer. Ayan, oh. Ayan. So etong kanya kasi medyo madilim yung pagkaka-picture niya, pero makikita mo naman talaga yung talagang pagka-darkness ng Kuyi. Straight Kuyi siya. Ako, straight pigment ink Hansol. So yun na lang yung ipinagko-compare ko. Etong Kuyi talaga, matingkad talaga na matingkad, or matapang yung pagka-out ng kulay niya, na which is hindi ko nagustuhan. Parang dye ink na lang din kasi. Etong Hansol naman, talagang eto medyo maliwanag yung pagka-picture ko dito, kasi maliwanag dito sa amin na yan, no? Ayan, no? Pero makikita mo talaga yung malight siya, no? Kung eto 10 over 10 yung pagka-dark niya, etong Hansol kasi para sa akin, no, 5 over 10. Parang nasa kalagitnaan siya ng ano talaga, nung darkness. Pero kung gusto mo siyang i-dark, itutodo mo yung settings dyan, no? Pero ito, wala akong binago sa darkness nyan, as is lang talaga yan. Ang binago ko lang dito, yung timpla ng magenta. Para malaman nyo yung settings ko, ito, yung mga settings ko, panoorin nyo na lang yung mga video dyan sa mga color correction ko. So, ayan, no? Sana nakakuha kayo ng idea sa mga kulay-kulay. Ito, Hansol, straight Kuyi. Magkuha pa tayo ng iba pa. Pagtapat-tapatin na natin. Sige, sige. Ito, Hansol, Unicolors with Kuyi. Ito, Unicolors din to with Kuyi. Ito, straight Kuyi. Ito naman yung Kuyi, yung black, at Hansol yung CMY. Tingnan nyo na lang, kayo na lang yung humusga kung ano yung pinaka gusto nyo na output. Diba? Ayan, select-select natin. Select-select. Ayan, diba? Ito yung mga output ng Hansol. Ayan, o. Oh. Ito yung Kuyi. Yung mga sticker nga pala na ginamit dito, no? Mga iTech lang to. iTech lang yung ano, ginagamit nila dito. At yung gamit ko din, iTech lang din. Kung hindi ako nagkakamali, ha, bago ako mag-search, parang pinili ko talaga mga pare-parehas lang na iTech na sticker na binil. Ayan, o, diba? O, kayo na musga, mga tropa ko dyan, no? Huwag nyong kalimutan na mag-subscribe, mga tropa, para ganahan pa tayo mag-video-video. Ayan. So, sana nakita nyo. So, sa tingin ko, dito na natin tatapusin yung video na to, no? Talagang, para sa akin talaga, fanatic ako na itong Hansol talaga. Straight Hansol version 2. At huwag kayong gumamit ng version 1 kasi talagang nag-smudge at matagal matuyo. Yung smudging dito sa mga bandang unahan or bandang dulo or kumakalat yung mga kulay black dito. Pero sa version 2, at least kahit papano, nawala na yon. At kung hindi nawawala, linisan mo yung inyong printer head. Gamit yung tissue at patakan mo ng cleaning solution. So ayun lang, no, talagang ganda talaga na itong Hansol na to, eh. Talagang solid. So ayun lang, like, share, and subscribe. Comment down below kung meron kayong katanungan. Sorry kung medyo mahaba itong video natin ngayon. Bye-bye.